What's up mga kapalaboy? Ngayon po tayo ay magpapalit ng engine mount ng ating Ford Ecosport 2016. DIY lang po tayo kasi kung magbabayad tayo ng service labor medyo mahal, sayang. So paturo ko sa inyo kung paano magpalit ng engine mount ng Ford Ecosport 2016 at kung ano yung mga gagamitin nyo. Tara! Samahan niyo ako. So ayan guys, ang papalitan natin ay itong engine mount na to. Ayan. Kasi may konti na siyang rattle, may vibration na siya. So tatanggalin natin 'yan, papakita sa inyo paano tanggalin. Kailangan lang natin ng size 16 na socket. Meron tayong socket wrench dito na size 16. So para malinis naman yung ating engine bay. Ayan. So ito yung mga kailangan natin. Kailangan natin yung ayan, size 16, tapos yung ating ratchet, tapos jack, kailangan natin yung jack, tapos yung bago nating engine mount para may kabit na natin dito sa ating bagong Ford na 2016 model EcoSport. Tara. Ayan, lalagyan natin ng support yung ating engine. Gagamitan nyo ng jack. So engine mount, hindi natin siya itataas, so supportan lang natin siya. So pinaka safe place para ilagay siya is dun sa ilalim ng ating oil pan. So hindi natin iaangat yung makina. Yan, siya ay naka-support lang. Okay na po yan. At same time, make sure na lagyan nyo ng kalso. Lagyan nyo ng harang yung gulong bago nyo siya gawin. So nalagyan na natin ng jack yung ilalim. Double check natin. Alisin natin to yung ating water tank reservoir. Ayan. Ingat lang pag nagbaklas kayo. Ayan. Naalis naman siya, so hindi nyo kailangan baklasin lahat. Ating coolant reservoir. Yan, kailangan natin tanggalin tong tatlong D6 na bolt. Gagamit tayo ng socket tsaka ng ating spanner. Set muna natin tong camera.
madaling tanggalin. Guys. Pakipit niya. Yan. Gamit natin ay size 16 po. Medyo nahihirapan lang tayo dito sa isa. Kinatsin siya matanggal. Isa natanggal na natin. Ang problema ko, itong isa, hindi ko mahugot. Hindi ko siya mapihit. So, ayan guys, natanggal na natin yung ano, yung engine mount. Ayan, makikita nyo. Malambot na siya, sira na. So ito, tanggal na rin to, itong nasa ibabaw niya. Hindi na siya kasama kasi yung pagbinili mo pala siya sa Ford, kasama na to, itong nasa ibabaw niya. So, check nyo guys kung pareho ba yung nabili nyo. So ito yung luma. Yan. Ito yung bago. Yan, nakasulat niya. So, parehas naman siya. Doon sa tinanggal natin. Parehas lang siya. So, isasalpak naman natin to ngayon. Yung bago. Yan o, medyo pawisan na tayo guys. Hirap din pala mag DIY ano. So kakabit natin yung bago. So to guys, sinigpitan na natin yung number, anong size na to? Yung number 18 na yung hinihigpitan natin. Nahigpitan na natin yung number isa. Yun, mahigpit na yung number 16 na nut. So higpitan naman natin yung number 16 pala, number 18 yung isa. So 16 naman yung higpitan natin. Dali lang siya palitan guys kasi accessible yung ano, engine mount. Yan guys, nahigpitan na natin. So ngayon, bababa naman natin yung jack. Baba natin yung jack. Medyo tinaas natin siya ng husto kasi nung natanggal yung
mga nut sa taas, yung mga bolt sa taas hindi nagpantay, kailangan itaas para pumantay yung level. Medyo mahirap kasi. Yan. Always remember guys, i-jack nyo pagka magpapalit kayo ng engine support, kasi tatanggalin nyo yung support. So ayaw nyo bumagsak yung makina nyo sa sahig. Tanggalan natin. Ngayon natanggalan natin, higpitan na natin nung naka-carry na yung weight niya dun sa engine mount, kung gagamaluwag pa siya. Set lang natin. So number 16 uli. Ngayon ito kasi nakapatong na yung weight ng makina sa kanya. Hindi pwedeng may vibration. So mahigpit naman na siya. Tapos try naman natin yung number 18. Higpitan. So mahigpit din yung number 18. Hindi na siya maipihit. Okay na. Whew. Okay na yung number 18. So ayan mga guys, bago nating engine mount. Ayan. Teka. Linisin muna natin. Para ma yan. May kabok eh. Yung bago nating engine mount, kapatong na. So ibabalik na natin tong coolant reservoir niya, tsaka yung kanyang hose sa coolant. So pagkabit, madali lang din. Kung paano nyo sa tinanggal kanina, ganun nyo rin siya ikakabit. Ano? Hirap yung sirani ko. Yun, sa mga nagtatanong kung saan ko natutunan tong pagkakalikot na to. Nung high school po kasi, yan, ako po ay ano, may subject po sa automotive. Yan. So nakapag ano tayo ng automotive. Ito yung mga konting kalikalikot, troubleshoot. So nakabit na natin tong hose. Salpak na natin yung coolant. Okay. So ayan na po siya. Bagong-bago ang ating engine mount. A few moments later. Yon mga guys. Yan, nalinis na natin yung ating engine bay. Bago na yung ating engine mount. Ayan sa loob, nakikita nyo. At smooth na smooth, walang vibration yung ating sasakyan. Diba? Magkano ang labor pagka pinagawa natin yan dun sa Ford? DIY lang mga tol, DIY lang. So mag-ilikpit na tayo ng mga gamit. Okay. Mga gamit. Yung mga gamit natin. Wala po gamitin. Maayos. Para pag next time na magkakalkal kayo uli ng mga gagawin nyo, eh
naka-ready na. Diba? Ating maliliit na tools, pagsasama-samahin natin yan dito sa lagayan niya. Alak. Ang kanyang dalawa. Luma. Saan natin dyan. Hindi na natin kailangan ng luma. Natapon na natin yan. Today mga guys, DIY pagpapalit ng engine mount ng Ford Ecosport 2016 model. Tingal ako dun. Pero saglit lang siya nagawa. Ayan guys. Smooth lang. Walang ka shake-shake yan. Tapos sinisprayan lang natin ang WD-40 para malinis yung engine bay ng sasakyan natin. Okay. Maraming salamat sa inyo mga kapalaboy. Hanggang sa muli. Bye-bye.